siya naman ang mangyayari. Please welcome, it's my honor, on Most Wanted, give me more Michael V. Sir, alam mo, first time on Showbiz Central, si Michael V dito. Maraming for salamat. For a lot of reasons. Yes. Okay, let's start. Sir, I'll say sir, ha? Ito si Michael V, in my opinion, and opinion na sinishare ko sa maraming artista dito sa industriya, the smartest, the most intelligent celebrity in show business, right? Thanks, here. Thanks, so, dude. Super talino to. Sige, karango na tayo. Hindi. Okay, here we go. Question number one. Okay. Sa Bitoy's funniest videos, madalas kang mangyari. Looking back sa showbiz career mo, you know, Michael, what would you consider as your yari ka moment? Pinaka-unexpected. Yes, pinaka-unexpected. Nakakagulat. It happened actually dun sa show mismo, sa yari ka. Oo, kwento. During the pilot episode na tinatape namin, napagkaisahan ako nung creative team. So instead of me doing the prank, merong isang babae na sumakay ng taxi. Kasi ang role ko na sa taxi driver. Tapos niyari ako. Nag-pretend na passenger siya, and yet, siya pala yung apprentice. Ah, okay. So, pinapupunta ako saan-saan. Oo. Pinapupunta ako sa hospital sa Paranaque, eh, nasa Quezon City lang kami. Nung tumanggi ako, sabi ko, hindi, wala yun sa ruta ko. Nagalit, may tatawagan daw ng mga kung ano-anong mga lawyers, mga judge. So, parang, that was the first time na nangyayari ako in my own show. Yes, yes. So, that was very unforgettable. Pero good sport ka naman. Oh, you naman. Have to be, oh, have to be, diba? Have to be. Okay. Sige. Question number two. Eto, this could be a very yari moment, no? Nung hindi ka pa artista, Bitoy, sumali ka sa maraming contest sa TV. When you joined a contest in Eat Bulaga, isa sa mga judges nun ay si Ogie Alcacid, one of your very good friends, no? Hindi ka, nung hindi pa kayo magkaibigan, sabi nila, hindi ka nanalo, diba? Sinadya, hindi ka nanalo. Ano, nagalit ka ba sa kanya? When you look back, nagalit ka ba kay Ogie na ginawa nila yun? Nagalit would be too strong a word, no? Parang nainis. Nainis lang. You know, that time kasi, siya yung judge, isa sa mga judges, ano? Mm. Tapos, pinakita sa akin nung isang PA. Yung PA, classmate ko nung college. Pinakita yung score sheet. Ang baba nung binigay ni Ogie sa akin, yung pinakamababang score na binigay. Kaya ako natalo. Tapos nung nasa backstage kami, nag-uusap kami nung partner ko, biglang dumaan, hindi niya alam na alam ko siya nagpatalo sa akin. Tapos nag-aayos pa ng damit eh. Mga ganun eh. So parang kakainis to. One day. I'll get you back. O yun, ngayon pero, what contest? Anong contest to? Which one? It's a rap contest. Okay. For a soap. Magkasama kami nung si Lady Diane. So that time kami magka-partner, tapos pinatalo kami ni Ogie. So, okay. Nag-rap pa rin? Bihira. Okay. Pero meron pa rin. Oh, other time. Every now and then. Tsaka kami ni Ogie, nakita nyo naman kung ano nangyari. Sige. Next question. Eto, Bitoy, medyo serious naman ha. Kahit pa paano. Sabi nila, karamihan mga comedians may tinatagong sadness. The term, I think, they use is a sad clown or a crying clown. You know, sa labas, palagi nakangiti. Pero inside, may, syempre, may konting sadness yan. Oh. Do you have one of those? Tinanong ko to kay Jano. Sabi ni Jano, sad clown siya sad sa labas. Clown. But more of, hindi siguro sad clown, more of mad clown. Siguro. Mad clown. Hindi dahil crazy or yeah. Si Raulo or ano. Kasi ano eh, I tend to be a perfectionist when it comes to my craft. So madalas pag kami mga script na mga inaayos, tapos hindi nagawa to a T. Yes. Medyo na frustrate ako. So mataas yung standards mo. Siyempre, Nainis ako, so I get mad. So mad ko. So hindi ka nagmumuni-muni? There are times, yes. So, actually, madalas. Kaya lang, with the people that I work with, yeah. And I've been working with them for a long time, nakuha na nila yun eh. Nakuha na namin yung rhythm eh. There are just those moments, pero after a while, it passes. Yeah. You know, speaking of work, no, I'm sure na sobrang busy mo, sobrang importante sa'yo ang makipag-bond. Sa mga kaibigan mo. Mm-hmm. I want to know, ano ba ang bonding moments ng barkada mo? Bonding, simple. Kasi dalawa yung grupo ng mga barkada ko. One is the showbiz group and one is the yung mga grade school group ko noon. Pag bonding, isa lang naman yan eh. Kainan, oo. Kwentuhan, dapat. Inuman. Yes. And since
since teenagers pa kami, hanggang ngayon, San Miguel Pale Ale sa yung iniinom namin. No pa talaga. Okay, well, now that you've mentioned it now, what is it like? You know, congratulations. Nakita ko nga sa jacket mo. Ikaw nga yung San Miguel Pale Pilsen's proud newest endorser. Congratulations. That's thanks, a very, thanks. Very good company. Ano feeling mo bagong endorser ka na? Ako, very fulfilled. Kasi tagal ko na pinapangarap na maging part ng San Miguel family. And nung time na tumawag sila sa akin, parang, uy, eto na. Turning point na to sa career ko. Kasi ano eh, mabigat eh. Parang, ewan ko ha. Ako parang proud to wear it. And what was it like? Siyempre, kasi you have a TV commercial. So, what was that? Like, yung experience na mag-shoot ng isang San Miguel Pale Pilsen commercial? Very tense nung una, no? Kasi kinakabahan ako. Pero after a few bottles, siguro umu-okay na. It's a good commercial to shoot. Tsaka nag-enjoy ako with the group. Kasi iba yung grupo eh. Ang dami ko kasi naalala ko yung mga noon pa. Uh-huh. Nakita kong commercials. This is very similar to that. Nagkaroon ako ng parang reminiscences. Mga gano'n. Kasi naalala ko yung commercial dati ng isang platitong mani. Uh-huh. Kasama yan yung mga best of the best ng bansa natin noon eh. There was Gabriel Flash Alorde. Mm-hmm. Siya yung representative ng boxing. Tapos si Amang Parika, right, sa billiards. Chucky Eduardo nando doon. Even Rico Puno at saka si Bertawa Marcelo na idol ko sa comedy. So, pero right now, yung samahan ng grupo mo ay si Efren Reyes. Ayun. Manny Pacquiao, di ba? So, ano ba naman? Kumusta naman yung samahan niyan? Okay. Ako, na-starstruck ako, lalo kay Manny. Nung nakita ko, nakasama ko. Uy, katabi ko, kasama mo kay inuman ko. Pero hindi, ang napansin ko sa mga kasama ko, dun sa mga nakasama ko sa commercial, very passionate sila about what they do. Kaya siguro pinagsama-sama kami. Even si Derek Ramsey, I realized how passionate he was. Hindi ko kasi siya kakilala talaga. Pero that time, nung nakasama kami, na-realize ko kung gaano ka passionate siya sa ginagawa niya. Especially in sports. Ha? Ah, okay. Sa Miguel Pale Pilsen, medyo passionate din ako. Sa trabaho ko. Ay, ikaw, kaya nga, malay mo. Never know, right? Pabalik ko sumali sa grupo niyo. Malay mo. Hindi. Tsaka pagka yun, ma-realize mo na magiging highlight pala ng career mo yun. That's right. So far, yun ang naging epekto sa akin ng paggawa ng commercial for San Miguel Pale Pilsen. Congratulations, Michael. You deserve it, sir. You very, very much deserve it. San Miguel Pale Pilsen, congratulations din. Sabi ko kay Michael V. Yung commercial, abangan nyo. Pinapalabas na. Mag-enjoy kayo sigurado. Natawa ko sa ano, nung nabasa ko palang yung board eh. And I'm sure, matatawa rin kayo pag nakita nyo. Okay, Bitoy, come back please to Showbiz Central. We need you here. All right, babalik ang Showbiz Central. Wag kayo alis.